Magandang araw, magandang oras mga kaibigan, mga kapatid. At sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan sa mga sandaling ito. Pag-uusapan natin itong bagong chip PNP na kung saan siya ang pumalit kay PNP chip Asurin. Okay. Dahil si Asurin ay nag-retire na. Ano po? At ang pumalit sa kanya ay si Acorda na kung saan siya ay taga Ilocos Norte. Ibig sabihin siya ay Ilocano. Okay. Balikan natin si PNP Chief Asurin dahil dito sa issue na 990 kilos na Cebu na nagkakahalaga ng 7.5 billion pesos. At bago in-inventory yung 990 kilos na Cebu ay meron nang nagtabi na 124 kilos doon sa mga kawani ng CIDG. Okay. Ngayon, meron bang naparusahan o marami bang naparusahan tungkol dito sa sinasabi nila na cover up ng 990 kilo na Cebu? Ang sagot, iisa lang ang naparusahan. Sino? Si Police Master Sergeant Mayo. Siya lang ang naparusahan at natanggal sa serbisyo. Nasaan yung iba na sangkot at sinasabi na kumuha doon sa 124 kilos. Pero, tandaan natin mga kaibigan, diba't may mga general na sangkot dito na ayaw na pangalanan ni PNP Chief o ni former PNP Chief Asurin dahil kailangan daw nila ang due process at dahil deserve daw nila ng mabigyan ng kaunting pabor. At hindi raw niya pwedeng pangalanan itong mga general na sangkot doon sa 990 kilos na Cebu dahil ang kanilang karir daw o rangko ay pinaghirapan daw. Yun yung dahilan ni former PNP Chief Asurin. So, hindi nakapagtataka mga kaibigan kung bakit iisa lang ang naparusahan at na-discharge mula sa serbisyo. Dahil nga doon sa pahayag ni PNP Chief Asurin na deserve daw nitong mga general ang mabigyan ng kaunting pabor. In short, binigyan ni PNP Chief Asurin itong mga general na sangkot doon sa 990 kilos na Cebu ng pabor para hindi maisama na masampahan ng kaso. So, alam naman natin kapag kabaro ng mga pulis ang nasasangkot sa isang issue o kaso o krimen ay pinagtatakpan nila. Okay? Ganito lang kasi yan. Same feather flock together. Yan ang nangyari sa PNP. Okay? During the administration o during the leadership of PNP Chief Asurin. Okay? Ngayon, ito naman si Mayor Magalong ipinagtanggol niya si former PNP Chief Asurin na hindi raw magagawa ni Asurin ang mag-cover up doon sa 990 kilos na Cebu dahil kilala daw ni Mayor Magalong si Asurin na malinis daw ang kanyang track record. Bakit, Mayor Magalong? Yung mga lahat ba ng ginagawa at nagiging decision making ni Asurin ay sinasabi ba niya sa iyo? Palagay ko hindi. Okay? Kasi ang PNP ay itinatago nila yung mga decision making nila. Hindi nila isina sa publiko. Pagpunta ka nga sa PNP, tatanungin mo lang yung cellphone number nila. Yung pwedeng matawagan sa police station na yan. Tatanungin mo lang yung pangalan ng hepe nila. Ayaw nilang ibigay. How much more yung mga nagiging desisyon ni PNP Chief Asurin noong siya ay kasalukuyan palang leader o namumuno sa Philippine National Police? Ulitin ko yung tanong sa iyo, Mayor Magalong. Lahat ba ng mga naging decision making ni Asurin ay sinabi ba niya sa iyo para sabihin mo na malinis ang kanyang track record? I don't think so, Mayor Magalong. Pero, ang nakikita ko dito, ipinagtanggol mo lang siya dahil galing ka rin sa Philippine National Police at dyan ka rin nagsilbi for how many years bago ka naging mayor. Okay? Ganun lang naman yung kasimple. Okay? Hindi ko sinasabi, pinagtatakpan mo. Pero, yun ang nakikita ko na dahilan kung bakit ipinagtanggol mo dito sa aligasyon sa kanya na nagkaroon ng cover up doon sa 990 kilos na Cebu.
Ngayon, dito naman sa bagong PNP chip, palagay ko, okay, baka hindi rin ito maayos. Okay? Ibig sabihin, palagay ko dito, wala tayong maaasahan rin dito. Kasi Ilocano eh. Ang Ilocano malambot. Okay? Ang kailangan natin na magiging PNP chip ay yung merong kamay na bakal. Merong pinaninindigan na kahit kabaro niya ay hindi niya kukonsintihin. Eh, tulad ng mga nasabi ko sa mga nakaraan na episode natin, maraming pulis ngayon ang balasubas at maraming pulis ang nadadawit at nasasangkot sa mga iba't ibang uri ng krimen. At sila pa nga ang nangunguna sa paggawa ng hindi maganda. Eh, hindi na nasusunod at hindi na natutupad yung to serve and to protect na slogan o tagline ng PNP. Kasi kung titignan, sila ang nagiging bantay sa lakay sa taong bayan. So dito naman sa bagong PNP chip, titignan natin, pagmasdan natin kung ano ang magiging kanyang galaw. Sana nga naman ay hindi matulad kay former PNP chief Asurin na malambot, okay, walang pinaninindigan. At ito ay baka mas maganda dahil siya ay galing sa military academy. Okay. Kasi pagdating sa military academy kumpara sa PMAR o PNPA kako pala ay malayong malayo pagdating sa disiplina, pagdidisiplina at disiplina ng mga nagtatapos dyan sa PMA at PNPA. Mas disiplinado itong mga PMA kumpara sa mga PNPA na nagtatapos, okay, sa kanilang paaralan. Kaya tignan na lang natin mga kaibigan, mga kapatid, kung ano ang magiging diskarte ni PNP Chief Acorda na siya ay nagtapos sa Philippine Military Academy. Okay. So, ayun lang mga kaibigan, mga kapatid, ang ating komento at reaction dito sa bagong PNP Chief at doon sa kanyang pinalitan na namuno sa Philippine National Police. Maraming salamat sa inyo lahat at magkita-kita po tayo ulit sa susunod na video.